Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, napakaganda ng ipinapakitang laro ng dalawang koponan at halos magpalitan ng puntos at kalamangan sa isa't isa. Habang ang team ng Aichi naman ay nanood ng laban ng Kanagawa at Akita. At dito nga ay minaliit ni Morishige ang kakayahan ni Sakuragi. At dito na nagtatapos ang Chapter 103 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk, sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisaan na natin ang Chapter 104 ng Winter Tournament. Nakagawa nga si Mikyo ng isang jump shot laban kay Sakuragi. Subalit, hindi naman nagpatalo si Sakuragi dito at gumawa din ito ng isang Monster Slam Dunk laban kay Mikyo, na ikinagulat at ikinatuwa ng ibang manonood. Ano? Nagawa niyong mapeke si Mikyo? At nakagawa pa ito ng isang puntos laban sa depensa ni Mikyo. Grabe! Ayaw talaga magpatalo na may pulang buhok na ito kay Mikyo. Nakakamanga siya. Para siyang Leo na nakatakas sa gubat. Nakakatakot ang lalaking ito. Yan ang sabi ng mga manonood. Habang si Naki naman ay napabulong sa kanyang sarili, dahil humanga ito sa kakaibang galaw ni Sakuragi. Isang pumpkin, inulit niya ang pwesto at gumawa ng isang peking galaw gamit ang galaw niya kanina para kumagat ang kanyang kalaban. Isang napakatalinong galaw at sa pagdaan ng panahon, ang dami mo na talagang natutunan, Sakuragi. Napahanga mo ako doon. Yan ang sabi ni Maki. Habang si Morishige naman ay napatayo sa kanyang kinauupuan. Ang ganda ng ginawa niya laban kay Mikyo. Tapos ang kanyang talon ay napakataas talaga. Nakakabilib. Hindi ko inakala na ganito pala maglaro ang taong nakabangga ko noon. Yan ang sabi ni Morishige. Sabi ko sa'yo eh, meron talagang ibubuga ang taong yan. Kaya naman, ihanda mo lang sarili mo kapag nanalo sila. Dahil sigurado ako na mapapalaban tayo ng gusto sa kanila. Yan naman ang sabi ni Moroboshi. Tama ka nga, Moroboshi. Meron nga silang potensyal sa laro. Subali, kahit sino pa ang manalo sa kanila, hindi pa din nila tayo magagawang talunin. Dahil walang sino man ang makakatalo sa kupunan natin. At tayo lang ang karapat-dapat na makakuha ng Winter Tournament 2021 trophy. Yan naman ang sabi ng coach ng Aichi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Akita ang bola at dinadala na ito ni Fukatsu papunta sa kanilang basket, habang binabantayan ito ng mahigpit ni Ryota. Fukatsu! Paikutin mo ang bola gaya ng ginagawa nila. Pero kailangan mas malinis at mas maganda ang pag-ikot ng bola sa atin upang marito ang inyong kalaban. Yan ang sabi ni Coach Dumoto. Habang si Fukatsu naman ay kalmadong idinidribble ang bola. Kailangan namin makapuntos dito para maibalik namin ang kalamangan sa Kanagawa. At hindi kami pwedeng matalo sa laban na ito, dahil ayaw na namin maulit muli ang pagkatalo sa Shouoku noong Interhigh. Kaya naman, gagawin namin ang lahat upang manalo lamang sa laban na ito. Yan ang sabi ni Fukatsu sa kanyang sarili, na bigla itong umatake sa kanilang basket. Kanagawa! Dumepensa kayo! Huwag niyong hayaan na makalusot at makaputo sila sa inyo! Kaya naman, higpitan niyo ang depensa niyo para mapigilan sila! Yan ang sigaw ni Coach Takato, na biglang ipinasa ni Fukatsu ang bola papunta kay Minoru. At nang hawak na ni Minoru ang bola, agad naman itong tumalon at tumira ng isang press. Subali, laking gulat ni Minoru dahil biglang sumulpot si Mitsumi sa kanyang harapan. Huli ka! Ngayon, supalpal na kita! Yan ang sigaw ni Mitsumi. Ano? Andito agad siya? Patay na! Delikado na ako dito! Siguradong wala na akong pupuntahan pa! Yan ang sabi ni Minoru sa kanyang sarili, sabay pasa pabalik ng bola papunta kay Fukatsu. At nang hawak na ni Fukatsu ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Ryota. Grabe! Ang ganda ng ginagawang depensa nila! Di hindi man lang makalusot ang opensa ng Akita!
Yan ang sabi ni Fukuda. Nagkakamali ka, Fukuda. Dahil isang napakagandang ball rotation ang ginagawa ng Akita. Tignan mong mabuti. Unti-unti nang nawawala ang depensa ng ating mga kasama. Yan ang sabi ni Fujima. Sa kabilang banda naman, hawak na nga ni Fukatsu ang bola at binabantayan ito ng mahigpit ni Ryota. Nang biglang ipinasa patalikod ni Fukatsu ang bola papunta kay Sawakita. At nahawak na ni Sawakita ang bola, agad naman itong umatake sa depensa ni Rukawa. Habang si Rukawa naman ay mahigpit ang pagdedepensa kay Sawakita. Hindi nyo kami mauuto sa ginagawa niyong ball rotation, Sawakita, dahil hindi yan uubra sa amin. Yan ang sabi ni Rukawa. Talaga ba, Rukawa? Sige nga, subukan natin kung kaya niyong basahin ang gagawin namin. Yan naman ang sabi ni Sawakita. Sabay pasa ng bola papunta kay Masashi. At nang hawak na ni Masashi ang bola, agad naman itong tumalon at akmang gagawa ng isang slam dunk. Habang si Akagi naman ay biglang tumalon din at pilit na pinipigilan si Masashi. Nang biglang ipinasa ni Masashi ang bola papunta sa tagiliran ni Akagi. Na ikinagulat talaga nito ng sobra. Ano? Ano binabalak niya? At kanina niya ipapasa ang bola? Wala namang tao sa likuran ko ah. Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili. Habang ang bolang ipinasa ni Masashi sa likuran ni Akagi ay agad na nakuha ni Sawakita. Na ikinagulat din talaga ng sobra ni Rukawa. Ano? Si Sawakita? Pero paano? Paano siya nakapunta agad dyan? At paano niya ako nagawang lusutan nang hindi ko napapansin? Patay na! Siguradong puntos na nila ito! Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Habang si Sawakita naman ay agad na tumalon at gumawa ng isang slam dunk. At sa pagkakataon na ito, wala nang nakasabay pa sa kanya. Dahil ang lahat ng manlalaro ng Kanagawa ay nalito na sa ball rotation na ginawa ng Akita. Kaya naman, naipasok ni Sawakita ang kanyang slam dunk sa kanilang basket na naging dahilan para makuha ulit nila ang kalamangan sa Kanagawa. 99-98, pabor sa Akita. Naikinatuwa talaga ng buong fans ng Akita. Ayos! Ang galing nyo! Napaka-solid ang ball rotation ninyo! At halos lahat kami dito ng mga manonood ay nahilo din sa kakaikot ng bola sa inyo. Napakaangas talaga ng ball rotation nyo, Akita! Yan ang sigaw ng mga fans ng Akita. Nice one, Akita! Ang ganda ng ginawa niyong ball rotation! Ganyan nga ang gusto kong makita sa laro ninyo! Ipagpatuloy niyo lang yan! At sinisigurado ko sa inyo na tayo ang magwawagi sa laban na ito! Yan naman ang sigaw ni Coach Tomato. Grabe! Napakaganda ng ball rotation na ginawa ng Akita. Halos pati ako ay nahilo sa ikot ng bola na ginawa nila. Sobrang nakakamangha. Napakahusay mo talagang magdala ng bola, Fukatsu. Karapat-dapat kang maging captain ng kupuna ninyo. Yan naman ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Nang biglang tumayo si Coach Takato. Sabay lumapit kay Coach Ansai. Coach Ansai, mukhang nahihirapan ang mga bata mo sa ginagawang ball rotation ng Akita. Kailangan may gawin ka na para maagapan agad ang pambihirang galaw ng Akita. Ano na, Coach Ansai? May naisip ka na bang plano para mapigilan natin ang Akita? Yan ang sabi ni Coach Takato. Habang si Coach Ansai naman ay napabulong sa kanyang sarili. Grabe, ang talino mo talaga, Coach Tomoto. Hindi ka talaga nawawala ng plano para sa iyong mga manlalaro. Pero kung ganyan ang gusto mong laro, pues, pagbibigyan kita. Ngayon, may ilalabas akong plano para sa ginagawa ninyo. At dito sa plano ko na ito, tinitiyak ko sa'yo na ikaw gugulat mo ito ng gusto. Yan ang sabi ni Coach Ansai sa kanyang sarili. At dito na nagtatapos ang Chapter 104 ng Winter Tournament. Isang nakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan, mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas garana kung gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip ng ating ad.